Panahon ni Jesus at yung kanyang mga Pharisees doon. Sabi doon, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? So parang inakusahan nila si Jesus. At nagtatanong si Jesus, bakit ba kayo galit sa akin? Sabi dyan, sinagot siya ng mga Hudiyo, hindi dahil sa mga mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw bagaman, ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So ibig sabihin, inakusahan sila ni Jesus na si Jesus daw ay nagsasalita ng blasphemy or kapusungan kasi inaako ni Jesus na siya ay Diyos. Pero, nagsasalita ba ng kapusungan si Jesus? Hindi, kasi siya po ay Diyos. Pero nakita natin dito kung ano po yung ibig sabihin ng kapusungan. Ibig sabihin po niyan, kapag ginagawa ng isang tao ang kanyang sarili na Diyos dito sa mundo. Pero hindi po nagsalita ng kapusungan si Jesus, o wala po siya nagsalita ng kapusungan kasi nga siya ay Diyos. So that's number 7, kapusungan. Next is, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Sabi din dyan, nakipagdigma sa mga banal. So same, siya ay isang mapangapil na kaharian. Marami po siyang papatayin. Next, Daniel 7:25, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. That's number 9 clue, babaguhin po niya yung mga batas, batas ng tao at ang batas ng Diyos. Next, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So yun po yung kaniyang duration ng kanyang pamumuno. Gano'n ba katagal ang isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon? Humingi po tayo ng tulong sa ibang verse ng Biblia. Revelation 12:6, sabi po dyan, 1,260 araw. Cross-reference po yan. Explain ko po yan mamaya. 1,260 days or in prophecy that is years. Okay, that's 1,260 days. Kasi 350 times 3.5 or 3.5 kasi sabi dyan, explain ko na, ang panahon, ibig sabihin 1 year. Mga panahon, 2 years. Kalahating panahon, 1.5 years. So that is 3.5 years. And 350 times 3.5 equals 1,260 days or years. Alam po natin na yung isang araw sa hula, equivalent po yan sa isang literal na taon base po sa Ezekiel 4:6 Numbers 14:34. So that is 1,260 literal na mga taon. So mamamahala siya sa loob ng 1,260 na taon yung Antikristo, mga kaibigan. So dito 1,260 years, tumitingin po tayo sa nakaraan para sa katuparan nitong 1,260 na hula. Mag-count po tayo sa nakaraan kasi nga sabi ni Juan na nandun na yung Antikristo sa kanyang panahon. So we will look back in history, mga kaibigan. So that's number 10. Clue number 10, mamamahala sa loob ng 1,260 years. So yun po yung clue patungkol po sa munting sungay na ito na siyang simbolo ng Antikristo. Now, kung titinan po natin dito, halos magkapareho po yung binigay na clue ng itong hayop na ito at yung itong munting sungay. Tingnan po natin. Kasi sabi dyan, pa silang dalawa parehong umahon sa dagat. Or galing po siya sa dagat, inaibig sabihin maraming tao at ang munting sungay ay galing din sa sampo, which is yung sampung kaharian. So galing din po siya sa maraming tao. Silang dalawa, ibig sabihin ng hayop ay kaharian, ibig sabihin din ng sungay ay kaharian. So pareho po sila ng clues na binibigay para po ma-identify po natin yung Antikristo. Silang dalawa ay naiiba. Next is, sila ay nagsasalita ng kapusungan. Sila ay mapangapi. Pareho po sila na namamahala sa loob ng 1,260 years. At saka yung sa hayop dito, di ba 42 months po yung kanyang pamamahala. Kung i-calculate po natin yan, that's the same into 1,260 years. So atin po nakita ngayon na silang dalawa sa Bible, sila po ay pasimbolo sa Antikristo. To summarize, the amazing fact about the Antichrist, ang Antikristo nandito na ngayon. So ngayon, ibig sabihin dyan yung panahon ni John. At sabi dyan na may maraming Antikristo, hindi lang po isa ang Antikristo. Next, ang mga Antikristo ay nanggaling sa
loob ng simbahan. Kaya pala hindi natin malalaman kung sino ang Antikristo kasi nagpapanggap na Kristiyano pero Antikristo pala mga kaibigan. Next, ang Antikristong hayop ay isang kaharian. Isa po siyang kaharian or bansa. So ang tanong dito, meron po tayong mga clues. Sino ang Antikristo? Huwag po tayong mag-haka-haka dito. Sino ang Antikristo? Mga kaibigan, kasi yung time po natin 8:38 na. Kaya sino ang Antikristo? Yung ating pag-aralan niya, yung Antikristo ay ipagpapatuloy po mga kaibigan. Atin po yung i-discuss sa future lectures natin. Kaya nabitin ba kayo? Yes. Nabitin kayo? Kaya balik po tayo, bumalik po tayo sa ating mga lectures gabi-gabi. Huwag po tayong mag-absent. Pero isa lang po yung conclusion natin dito muna mga kaibigan. Yung unang mensahe ng anghel, sambahin ang may likha. Yung mensahe ng ikatlong anghel ay may warning, huwag sambahin ang hayop. Ibig sabihin po, yung issue po dito sa huling panahon natin ay patungkol sa pagsamba or worship. Sabi dyan, nasambahin natin ang may likha, yung creator, at huwag po natin sambahin yung antikristong hayop. Yung issue po dyan ay pagsasamba mga kaibigan. Kaya, yung tanong natin ngayon, ngayong gabi, sino ang iyong sasambahin? Si Jesus na yung tagapaglikha o yung may likha o ang hayop mga kaibigan? Sabi sa Joshua 24:15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit, sabi dyan ni Joshua, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Mga kaibigan, nais mo bang piliin na si Jesus lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran at susundin mga kaibigan? Amen! Yeah, amen. Kung yan po ang iyong nais, pwede po ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Amen. Si Jesus lang po yung ating dapat sambahin kasi siya po yung ating may likha. Ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral sa mga future lectures natin. Sa pagtatapos mga kaibigan, may pag-asa para sa iyo. Ang propesiya ay nagpapakita sa hinaharap. May pag-asa para sa iyo na mga simbolo ay naintindihan sa isang sulyap. May pag-asa para sa iyo mga pangyayari hindi basta-basta na lang nagaganap. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, Antikristo, mundo ay malilinyang niya. May pag-asa para sa iyo, nasa salita ng Diyos naniniwala. May pag-asa para sa iyo, sumamba sa Diyos at wala ng iba. Kaya, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Tumayo po tayo kaibigan para sa ating closing prayer. Pero bago muna yan yung topic po natin, hindi bukas, kundi sa Friday, the two martyrs of revelation.